Honda Click 125i versus Yamaha Mio Gravis. Parehong sikat na 125cc scooter dito sa Pinas. At kung pag-uusapan ng specs at features, eh pareho silang nangungunang 125cc scooter sa kani-kanilang mga brand. So sino nga ba ang masulit sa dalawa? Sino ang the best pang araw-araw? Siyempre, bago tayo magsimula, eh kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe para laging updated sa mga i-upload kong videos. So alam nyo na guys, intro muna tayo. So simulan natin sa performance. Bali dito natin malalaman kung sino ba ang mas powerful sa dalawa. Sa engine, si Click 125i merong single cylinder, liquid cooled, 4-stroke, 2-valve, single overhead cam at ESP or yung Enhanced Smart Power. At si Gravis naman merong single cylinder, air-cooled, 4-stroke, 2-valve at single overhead cam. Sa displacement, parehong 125cc. Sa compression ratio, si Click 125i merong 11:1 at si Gravis naman merong 9.5:1. Sa bore and stroke, parehong may 52.4mm by 57.9mm. Sa max power, si Click 125i merong 8.2kW at 8,500rpm. At si Gravis naman merong 7kW at 8,000rpm. Sa max torque, si Click 125i merong 10.8Nm at 5,000rpm. At si Gravis naman merong 9.5Nm at 5,500rpm. Sa fuel system, parehong fuel injected. At sa starting system, si Click 125i ay merong electric start only, pero meron siyang ECG starter. At si Gravis naman merong electric at kickstart. At meron din siyang smart motor generator or yung SMG na tinatawag. So sa performance, kitang-kita naman natin na mas powerful to si Click 125i. Punta naman tayo sa looks at dimensions guys. Bali dito natin malalaman kung sino ba ang may mas magandang looks at syempre yung measures nila like size, weight at height. Sa looks, this is subjective. Bali may kanya-kanya tayong preference. Pero mas gusto ko yung design ni Click 125i. So tignan muna natin yung design nilang dalawa. Okay, tignan naman natin yung dimensions nila. Kung sino ba ang pasok sa height nating mga Pinoy. Sa body size, si Click 125i merong 1,919mm by 679mm by 1,062mm. At si Gravis naman merong 1,905mm by 690mm by 1,110mm. Sa seat height, si Click 125i merong 769mm at si Gravis naman merong 780mm. Sa weight, si Click 125i merong 111kg at si Gravis naman merong 100kg. Sa fuel tank capacity, si Click 125i merong 5.5 liters at si Gravis naman merong 4.2 liters. Base sa dimension specs, eh halos magkasinlaki lang silang dalawa. Mas mababa ang upuan ni Click 125i, mas magaan naman si Gravis ng 11kg.
At syempre, mas malaki ang fuel tank capacity ni Click 125i. So sa dimensions, tingin ko tie lang sila. Kasi mas mababa ang upuan ni Click at mas magaan naman si Gravis. So parehong Pinoy friendly. Though para sa akin, ang pipiliin ko ay si Click dahil mas malaki ang fuel tank capacity niya. Okay, punta naman tayo sa features. So dito, malalaman natin kung sino ba ang may mas advanced ng technology. Sa brakes, pareho silang disc brakes sa harap at saka drum brake naman sa likod. Sa tires, si Click 125i merong 80x90 sa harap at 90x90 naman sa likod na parehong 14 inches at tubeless. At si Gravis naman merong 100x90 sa harap at 110x90 sa likod na parehong 12 inches na tubeless. Sa suspensions, pareho silang naka-telescopic fork sa harap at single shock naman sa likod. So, tignan pa natin yung other features nila. Si Click 125i ay merong enhanced smart power, combi brake system, ACG starter, side stand switch, liquid cooled, PGMFI, fully digital panel, LED ang head at tail light, tubeless tires, 18 liters compartment size, security shutter, sporty muffler, at brake lock. At si Gravis ay may blue core engine, smart motor generator, power outlet, hazard lamp switch, fuel injected, fully digital panel, side stand switch, kick starter, LED headlight, 25 liters compartment size, wider at tubeless tires, smart front free fuel, adjustable pillion footrest, at 3D emblem. So sa features pa lang guys, sulit na sulit na tong dalawang to. So depende na lang sa inyo kung sino yung pipiliin nyo. Okay, punta naman tayo sa price. So dito natin malalaman kung sino ba yung swak sa budget natin. Ang SRP ni Click 125i ay 76,900 pesos. At ang SRP naman ni Gravis ay 85,900 pesos. So sa price, mas mura ng 9,000 si Click 125i. Okay, punta naman tayo sa advantage nila sa isa't isa. Bali, unahin natin si Click 125i. Ito yung tingin ko mga advantage niya kay Gravis. Number 1, mas powerful. So base nga sa engine specs, mas lamang tong si Click 125i. Number 2, mas matipid sa gas. Dahil nga may enhanced smart power si Click 125i, plus trademark na ni Honda yung pagiging matipid sa gas. Number 3, may combi brake system. For better and safety braking din to guys. Number 4, liquid cooled. So para iwas overheat ng makina, lalo na sa mga long rides. Number 5, LED ang tail light. Para mas maliwanag na lighting kapag gabi. Number 6, may brake lock. For better safety purposes na rin to guys. Number 7, mas malaki ang fuel tank capacity. Malaking bagay na din yung 1 liters and 200 ml guys. Para hindi pabalik-balik sa gas stations. Number 8, mas mababa ang upuan. So mas madali itong sakyan, lalo na sa mga hindi katangkarang riders. Number 9, availability ng parts at accessories. Since mas matagal na sa market si Click, so sa tingin ko mas marami siyang available na parts and accessories. Unlike kay Gravis na bago pa lang, kakaunti pa lang yung parts and accessories. At number 10, pinakamahalaga, mas mura. So sa 9,000 difference, pwede ka pa makabili ng safety gears or accessories. So okay, punta naman tayo kay Gravis. Ito yung tingin ko mga advantage niya kay Click 125i. Number 1, may power outlet. So big advantage to sa mga mahihilig mag long ride. Lalo na sa mga gumagamit ng Waze or Google Map. Kasi pwede nyong i-charge yung phone nyo habang ginagamit. Number 2, may hazard lamp switch. Malaking tulong to kapag may mga emergency situations. At syempre, safety feature na rin. Number 3, may kickstart. So once maubusan ng baterya si Gravis, pwede mo pa rin mapaandar using kickstart. Number 4, may smart front refuel. So yung nozzle ng fuel tank, nasa harapan na.
At yung fuel tank naman nasa ilalim ng footboard. So kapag magpapagas ka, hindi mo na kailangan tumayo para buksan yung puan. Kasi nasa harapan na nga yung nozzle niya. So mas nagiging effortless na siya, guys. Number 5, mas malaki ang compartment space. Sa 25 liter size, kasya ang full face helmets, guys. And pwede ka pa mag-add ng iba pang gamit like kapote or bag, ganun. Number 6, mas malapad ang gulong. Para sa akin, guys, big advantage to. Lalo na kapag malulubak or hindi maganda yung kalsada. Para mas maganda yung stability tsaka iwas benggong ng mugs. Number 7, adjustable pillion footrest. So, pwede mong i-adjust yung footrest ni OBR sa preferred niyang taas para mas komportable si OBR. Number 8, mas magaan. Bali yung 10 kilograms difference nila, malaking tulong na rin. Lalo na dun sa mga hindi katakaran rider or yung mga payat or slim para hindi sila mahirapan. Number 9, may 3D emblem. So, additional design lang din to, guys. Bali, ayan yung tingin ko mga advantage nila sa isa't isa. Kung may nakalimutan man ako or hindi na ilagay, pwede nyo i-comment sa baba para ma-pinpost natin, okay? So, kikirecap tayo. Sa performance, ang panalo ay si Click 125i. Sa looks, tingin ko depende na lang to sa bibili. At sa dimensions, para sa akin tayo sila. Pareho silang Pinoy friendly. Sa features, tingin ko ahead dito si Click 125i dahil dun sa liquid cooled at combi brake system. Sa price naman, so kita-kita naman natin, panalo si Click 125i dahil mas mura siya ng 9,000. At sa advantage naman, tingin ko lamang si Click 125i. So overall, ang may re-recommend ko guys ay si Honda Click 125i. And para sa akin, si Click 125i ang pinakasulit na 125cc scooter na meron tayo ngayon dito sa Pinas. So kung balak mong bumili ng 125cc, consider mo na si Honda Click. Nga pala guys, yung mga senior kong informations galing sa websites nila. So ayan lang, ride safe!